ay tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali! Mga tambalanisa, mga kabisyo. Hi, partner! Hi, partner! Hi, mga kabisyo. Hindi ako sanay na wala ating salamin. Salamin. Grabe, no? Malalaman mo talaga yung popularity ng isang kanta kapag may isang word ka lang na sinabi, sabay yun ang kakantahin. May recall agad, isang word lang naman yung napakinggan, no? Sa radyo po, malalaman mong yung kanta ay sisika talaga ng bongga. Hindi lang sa radyo eh, maski TV, pansinin po ninyo, yung mga jingles na sumisikat o kaya kung ano man, maski mga commercial na may pakanta, kapag ka ito po ay nakakanta ng bata. Kapag ka ang bata nakakanta niya to, tapos paulit-ulit, kaya niyang kantahin. Correct. Ibig sabihin, ano siya, effective. Ibig sabihin, pasok sa banga. Yes, may potential, di ba? Yes. Pero kung tutin ko, di ba yung mga bata, parang mas madali nga talaga sila maka-absorb ng mga kanta. Mm-mm. Tayo nga, tatanda na natin. Tingnan mo, ikaw, college ka na, di ba? Kailan mo na-absorb yung lesson mo? Di ba hindi? Never. Charot. Pero yung bata, mabilis eh. Mabilis kasi ang mga bata ay parang sponge. Dance steps, lyrics ng kanta na absorb agad nila. Correct. So yun yung gauge. Mm-hmm. Ah. So kapag ka sinabi yung baka tayo walang salamin. Di ba? Basic, sabay kami ni Parter. Salamin. Ganon. So ibig sabihin, effective talaga ang mga pasok talaga sa banga ang mga songs ng Beanie. Oo nga, bakit wala tayong monitor, Kuya Yo? Ha? Hayaan mo na. Natatakot ako, baka lumabas yung mga buhok ko sa ilong eh. Malaguna kasi sila. Pine-prevent ko kasi. Ah, okay lang yan na hindi naman lahat nanonood ng Facebook lang. Yung iba sa TikTok. So hindi makikita yung mga buhok mo sa ilong, hindi kita sa TikTok live, sa Facebook lang. Kaya muna, charot. Kaya mapapansin mo, medyo tinatago ko ng konti, di ba? Ganyan, lumalabas-labas na yung mga new hawks sa ilong. Mabuhok. Minsan nga, hindi mo lang napansin, tinago ko talaga, may lumabas na bilog dyan. Talaga ba? Sa bagay, sanay na kasi ako. Kinain ko na lang minsan para kunyari, lumunok ako. Sanay na ako sa'yo, so kahit naman makita ko, parang wala naman bago. Ay, wala na naman siyang breakfast. Tinira na naman yung kulango. Kakadire, pasentabi mo siya. Nung bata ka, kumakain ka ng sipon mo eh. Ay, hindi ah. Diba kumakain ka din ng dulo ng unan? Oo, yun. Kumakadiri sa sipon pero hindi ano. Oy, pero may mga kanya-kanyang mannerism ha. Ako na-realize ko ang isa sa mga hindi na nawala na mannerism is yung pagkikiskis ng dalawang paa. Ay, talaga? So usually kapag kalimbawa nasa sasakyan o kaya nakaupo, yun na-realize ko na na ginagawa ko, kinikis-kis ko yung dalawang paa. Meron akong mga kilala. Kanino? Ha? Well, depends. Kung may potensyal. Kung may potensyal yung katabi, di doon ko ikikis-kis. Diba? Kiss-kiss is life. Ay, magastang mukha nito, pwede sa kanya. Pwede. Diba? Di kasi may mga iba. Meron akong mga kakilala partner. Ang kinikis-kis nila yung paa nila sa kulambo. Sa kulambo. Yes, may mga kamag-anak ako na ganun eh. Na trip nila, nakakalma sila sa ganon. Okay. Kanya-kanyang mga mannerism. So, kung ikaw lumulunok ka ng kulangot, di ba? Sumisip-sip ka ng dulo ng unan, di ba? Naiintindihan namin yun. Oo, walang judgment. Kanya-kanya talaga. Yung kapatid ko, partner, si Che, kapatid kong babae, meron siyang, niya? Wala, pero meron siyang punda na, ang tawag sa punda niya, may pangalan na yung punda niya, Ninin. Kulay green siya, partner, na ang nipis-nipis na niya. Parang, nung araw, malamig siya sa balat kasi parang satin, parang gano'n, parang silk. Ganon. Tapos, pero ngayon, ang dami niya niyang butas, ang dami niya rin niyang tahi, ganon. Pero, kahit saan man siya mapunta, dinadala niya yung punda. Kasi yung punda na yun, mga kaibigan, na 9 months old pa lang po siya,
napundan niya na. Oo. Ganon. Hindi naman 9 months, pero parang... Hindi, pero bata pa talaga siya. Eh, ilang taon na yung kapatid ko? 40. May ganon talaga, oo, no? Oo, na hanggang ngayon, na sininin yung kanyang punda, eh, oo, talagang kasama niya sa pagtulog. So, magbabago man ang mga unan, ninipis man ang mga unan, pero ang punda niya, di ba, ay nananatiling matibay. Ganon. Totoo, no? May kanya-kanya talaga tayong ano, no? Parang weird na ano na mannerism. Mm-hmm. Ako talaga dati ang ginagawa ko, hindi ko alam kung bakit natutulog ako na yung ilalim kamay ko nasa ilalim ng ng nakaganon. Sa ilalim ng puwet ng katabi ko. Wala rin judgment. 'Di ba? Yun naman ang sabi natin, hindi ka namin i-judge. Kung gusto mo may katabi kang puwet, bahala ka sa buhay mo. Ganun. Hindi, gusto ko nasa ilalim siya ng unan. Hindi ko alam kung bakit. Hindi naman kung, weird yun. Ginagawa ko rin yun eh. Tapos ganun. Ah, contortionist ka. Contortionist. Oh, ano, nakapaling yung ano, yung kamay mo. Oh. Yung parang pag may nakakita sa'yo, parang nahihirapan. Parang na-stroke ba siya? Oo, hindi ba masakit yan? Oo. Oh. Oh, parang hindi ba mga ngalay yan? Sabi ko, hindi ko alam, komportable ako. Tapos natutulog din ako, nahawa ko yung alak-alakan ko. Okay. Sabagay. Hindi ko alam, relaxing para sa akin. Oh. Nahawa ko yung alak-alakan. At saka, tama, alak-alakan. Tsaka yung ano yung ang ano yung sakong. uncle. Oo, uncle. Oo. Ano ba? Ante. Kainis. Pasensya na po, pa-Friday na po kasi. Ganun ito na po ang mga jokes naman pa-Friday na. Intindihin niyo na lang. Si uncle, huwag niyo rin kaming husgahan. So, kung hawak mong kabila mong uncle, sa kanan is ante. Ganun. O yun, may mga ganun. So, nakakatulog ka. Mannerism ko yun. So, ano ka, ang dami naman nangyari sa kamay mo. So, isang kamay nasa ilalim ng unan na nakapaling. Tapos yung kaliwang, yung kabilang kamay nakahawak sa alak-alakan or sa ankle. Sa ankle, oo. Nakakatawa ka naman panoodin. Parang nakakatakot. Hindi normal na posisyon ng taong natutulog. Oo, parang ito yung mga tipong ano, yung nananakot. Ganun yung posisyon ng mga nananakot. Tapos lalapitan ka ng ganun, di ba? Parang yun nga, ganun. Parang pa-zombie. Oo, pa-zombie, ganun. Oo, pero... Eh, doon ka nakakatulog eh. Judge ka ba namin? Oh. Diba? Pipilitin ka ba namin tuwid matulog? Wala namang tama o maling pagtulog. Basta ang mahalaga, nakakahinga ka na maayos. Oh, diba? Ay, ikaw nga, nakita ko nakasuksok yung samong kamay sa loob ng panty mo. Eh? Ikaw ba yon? Hindi ako yun. Sa yun. Iba yun, partner. Iba yun. Yun yung pinapanood mo. Ay, hindi. Ikaw yung nakita ko. Baka kamukha ko lang. Porque kailong ko ako agad. Pero iba mannerism nila yon. Susok talaga yung kamay nila sa loob ng underwear nila. May ganun. Di ba? Although hindi naman siya magandang tingnan, di ba? At huwag naman sana. Kaya pag nakatulog ka sa ibang bahay. Oo, ganun. Oh. May mga ganyan talaga. Merong mga ibang mga tao na... kahit adult na sila, umiihi pa sila sa mga kama. O hindi sila makatulog kapag kama ang natutulogan nila, papag lang. May mga ganon. Oh. Yung hindi sila, pagka alam nila na yung medyo, meron akong kalalang ganon eh, pag kama, hindi siya na talaga nakakatulog pag mataas. Okay. Hindi naman masyado mataas. Regular lang naman yung height. As in, regular bed. Hindi siya nakakatulog doon. Kasi feeling niya. Malulunod siya. So kailangan nandun siya sa baba. May ganon. Oh, may ganon siya. Gusto niya yung nakikita niya ilalim ng kama. Alam mo ba? Mas nakakatulog siya. Nakakalma siya sa ganon. Ang dami mo talaga madi-discover sa isang tao. Oh. No? Pag nakasama mo siya. Hmm. Bisa nakala mo pag nakanyari office mate mo. Hmm. Wow, perfectly normal. Yan, di ba? Ang ganda naman namin. Correct. Talaga pag nag-makeup, plakadong-plakado. Oh, oh. Pero pag uwi sa bahay, ang weird ng galawan. Totoo, may mga ganon. May kakilala kong ganyan. Ganyan. Matulog sa kama. Ganyan yung bukod sa kong friend na gano'n na. Oo, kasi nalulunod siya sa regular na kama, so dapat doon siya sa papag. May mga kanya tayong weirdness. Oh, I'm sure kung kayo nakikinig ngayon o nanonood sa amin, napaisip ka, ano kaya yung weird na galawan ko din kapag... Hindi mo alam na weird ka, pero pinalaman ng ibang tao, bakit gano'n ko matulog? Oh, bakit hawak mo yung alak-alakan mo? Correct. Ano meron, di ba? Mga gano'n. Pero para sa'yo, komportable ka doon at nakasanayan na. Oo. So meron naman ako isang kakilala, ganyan-ganyan yung description mo, partner. Maganda, laging plakado yung
yung makeup, talagang hindi mo makita kahit minsan na hindi naging pantay yung kilay. Alam mo yun talagang ang ayos-ayos ganun. Pero wag ka partner, nireklamo sa akin nung ano, sabi niya ikwento ko, may ano daw ako, meron daw akong lisensya. Kwento sa Eric kasi nagulat yung kanyang asawa, ang nagkwento sa akin yung asawa, yung friend ko yung babae. So yung mister yung nagkwento, sabi niya, alam mo naloka ako, sabi niya, naloka talaga yung term niya. Kasi naloka ako dun sa diyan sa kaibigan mo. Ang pustu-pustura lagi, ang ayos-ayos lagi, pero wag ka paglasa loob ng bahay, ang kanyang mannerism is na nagkukot-kot ng kilikili. Okay. Tapos binibilog-bilog yung manakukuha. Baka yung plakado yung makeup pero ang daming blackhead sa kilikili. Ay, libang, ano yung binibilog-bilog mo dyan, girl? Ano yung kuto yun? Ito naman, no judgment. Ikaw nga, nagkakuto rin. Sa bagay. Siya nga lang, sa kilikili, umabot yung kuto. Sa bagay, no judgment. Yun naman yun eh, di ba? Natatawa lang tayo, pero wag natin i-judge. Pero mannerism niya talaga. Oo, kaya, kanya-kanya. Parang ganun na parang, talaga ba? Hindi kita sa postura niya. Totoo yun ha. Tignan mo yung mga classmates natin nung elementary. Ako, meron akong classmate talaga. Lagi siya may dalang unan din, tapos sinisip-sip niya. Pag break time, sinisip-sip niya. Sabi namin, yung dulo. Oo, natatawa talaga kami sa akin. Bakit sinisip-sip mo yung unan mo? Anong lasa? Patikim nga. Oo, mas weird pala. Mas weird pala yung classmates. Mas malala pala. Nakaka-lurking. Totoo yun, lagi siya may baong unan, tapos sinisip-sip niya yung dulo ng unan. Sabi nga, bakit kaya? Anong meron sa unan? Halimbawa, yung mga ibang mga tao na parang lahat ng pagkain kailangan merong ketchup. Oo, pwede. Oo, parang saging, may ketchup. Ganun, lahat. Totoo. Lahat merong... Sandwich na peanut butter, may ketchup. Oo, ganun. Basta lahat may ketchup. Kaya nga madali siya regaluhan pag Pasko. Diba? Ketchup lang sapat na. Eh, kung araw-araw ka ba naman, kaya sa isang linggo, ilang beses ka pumupunta sa fast food. Meron nung minsan talaga, ang dami naming sachet na naibigay sa kanya, yung kaligayahan niya, wagas, nilibre niya kami. Ganun. Ganun yung kaadika niya sa ketchup. Diba? Na parang kami, ha? Saging, may ketchup. Melon, may ketchup. Ano ba? Buko, may ketchup. Gusto niya ganon. May ano talaga tayo, no? May kawirduhan tayong taglay, mga kabisyo. Na hindi natin alam kung saan ang galing or kung ano yung, bakit tayo naging ganon. Eh. Pero again, kung wala ka naman tinatapakang ibang tao dyan sa ganap kami? Sino ba naman kami para magreklamo dyan sa trip mo? Ako nga, meron akong kakilala eh. Pag talaga gumagamit siya ng bowl, lagi naka frog seat lagi. Ayaw niyang umupo doon sa ano. Kahit saan siya pumunta, bakit naka... Bagay siya sa Malaysia. Malaysian ka ba? Correct. Bagay siya sa Malaysia. Alam mo, iniisip ko pa nga lang parte, eksena sa Malaysia. Oh. Una sa lahat, yung ano mo, bukang buka. Parang nakakakabag, no? Nakakakabag. Papasok talaga eh. Yung bukang buka. Parang... Di, tsaka, di ba, sa Malaysia po kasi, yung parang... sinaunang panahon, di ba gano'n? Hindi pa. Sumabot din yung mga gano'ng kasilyas. Noon hindi naman elevated ang mga toilet bowl. Nasa baba lang talaga sila na pag nadulas ka, alam mo yun. Sorry, pasintabi sa mga kumakain. Si Ring Ericano. Di ba? Kumalat pa. Kasi nawala ka sa position. Yeah! Di ang dami mo trabaho ngayon. Totoo! Yung gano'n, hindi lang yun eh, partner. Ano ba yung ano, yung term dati? Bultokachi? Ano naman yan? Bultokachi ba yun? Ano bultokachi? Yung kapag ka... Bulto-bulto, gano'n. Di ba, pluk! Tapos may tatalisik na tubig. Bultokachi yata yung tawag. Parang ganun. So kung doon ka sa yung frog style, yung sinasabi mo yung parang ano, di ba? Kuha ng anis mo lahat ng tubig. Kaya galing na nga doon yung kemero. Hanggang diba? Singit mo umabot. Sa true. Parang ang hirap maghugas. Tsaka parang ang hirap maghugas. Tsaka ang hirap noon. Ako nang, nung maliit ako, gigawain ko yun. Pero nung kaya ako nung malaki na, lumilinsad talaga yung dumudulas talaga siya. Pero yun nga, again, for example, Malaysians, they don't have a problem with that. Ganun talaga sila. Tsaka hindi, totoo, pag luminsad talaga, pansin nyo po, ito ako na yung judgmental. Pag nakapasok ako ng bahay, natipak po yung bowl, alam ko na ang ibig sabihin nun. Ano ibig sabihin? Lahat ng mga tao doon, mabibigat. Hindi, pumupuno na ka frog seat. Kasi lahat ng weight ng katawan mo nandun eh. Tinawa, pag tipak yung gilid ng bowl nila, toilet bowl,
Basic, ganon. Oo, oh, ganon yung ano. Ganon gina-judge yung... mo na lahat. Oo. Oh. Ganon yung gawain. Kasi pag-uupo ka, hindi naman matitipak yun eh. Ay, diba, pag naku- eh paano kung alam mo talagang ano yung buong pagkatao niya matigas mula mukha hanggang puwet oh. Iba na yun oh. Oh, iba oh. Na yun so kanya-kanya correct oh, kanya-kanya talaga basta ang sa madaling sito huwag ka rin masyadong salaula na uncomfortable na ibang tao. Diba? Ganun. Yan lang. Kanya-kanya trip. No judgment sa madaling salita. Diba? Kanya-kanya po tayong trip, mga kabisyo. You may find it weird, pero for hayaan you, mo. Kanya-kanya ano, din correct. Naman. Comfortable ka naman sa ganun. O siya, exit na po kami. Mamaya talit banding-bandingan. Kwento na mahiwagang burnay. Muli ako pang inyong kumikinanginan na si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala. Paghihintay sa taong di ka kayang mahalin. Ay, katumbasin na paghihintay na tumamis ang asin. Yung sa Malaysia talaga eh. Di ba nung pumunta tayo, yung mga toilet nila, partner, parang, may ano, may drawing naman yung sa labas eh. Oo, na parang ito, oo, na ito yung nasa baba, ganun. Nakakagulat doon, kunyari hindi mo nalock, yung mga chances na hindi mo nalock yung pinto, tapos pagbukas ng pinto, nakabukang kang. Oo, bukang-buka tayo, parang kitang-kita talaga siya. Hello world ito, ganun yung eksena. Compared pag nakaupo ka, may magbukas man ng pinto, nakaupo ka oo, lang, pwede, covered. Pwede mo pang maano eh, matakpan eh, di ba? Ganun ang eksena. Kaloka. O siya, kalurke yung mga ganyan. Di parang ano, culture. Mm-hmm. Di ba? Iba't ibang kultura. Yung merong kultura na yung naglalagay sila sa leeg nila ng sandamukal na parang steel na ano tawag doon? Pampahaba na leeg. Pampahaba leeg. Na parang ano ba, ba't yung pinahirapan yung sarili nyo? Pero pag mas mataas pala yung posisyon, mas madaming rings sa leeg. Ay, ganun. Mas maganda. Oo. Mas powerful. Correct. Ganun. Diba? Kanya-kanya talaga ng ano, ng trip. Yung mga fixed marriages. Sa pa yun. Para sa atin, parang ha, bakit ganun? O kaya ang bata pa nila. Pero kultura nila, like one... Doon sila nasanay, doon yung paniniwala correct. Nila. Like one time partner, yung nag-trending na photo ng isang monk na kinikiss niya yung isang lalaki, monk na lalaki, tapos kinikiss niya yung batang lalaki, nakalabas yung dila, or kinikiss or nakalabas yung dila, parang ganon. Basta may dila na involved, parang ganon. Na syempre tayo, parang hindi talaga siya tama. Tapos yung explanation ng iba, sa religion nila, it's a sign of ano, parang it's a sign of something. Oh. Na para sa atin, cringe, di ba? Parang, di ba? Pero para sa iba, okay, ano lang pala. Normal sa kanila. May ganun. Oh, yun. Anyways, basta, yun lang. Kanya-kanya lang talagang weirdness. Kanya-kanya kamang kultura. So, kanya-kanya ang paraan ng pagrespeto. Tama. Basta wala kang tinatapakang tao. Yes, sa true. Basta komportable pa rin yung mga tao sa paligid mo, sa galawan mo. Okay, dogs? Bye, everybody! Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Hiala! Mula sa mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Ang kwento. Cole and Chris. Itago niyo na lang ako sa pangalang Julie. Tambalanista simula 2015. Araw-araw kong inaabangan ang Mahiwagang Burnay kasi lagi akong may natututunan sa bawat sulat na binabasa ninyo. Ang hindi ko inaasahan, darating din pala sa punto na susulat din ako. Solong anak ang mister ko. Mag-boyfriend pa lang kami, sinabi ko na sa kanya na kapag nagpakasal na kami, gusto kong tumira sa sarili naming bahay. Sumang-ayon siya dito at nangako sa akin na bubukod kami. Nagpakasal kami last December. Hindi pa tapos yung munting bahay namin kaya magrenta muna sana kami ng ilang buwan. Kaso noong January, namatay ang tatay ni hubby. Sobrang lungkot ng nanay niya kaya pumayag ako ng...
pakiusapan ako ng asawa ko na tumira muna sa kanila. Malaki naman yung bahay nila at maraming kwarto. Mahirap kasama ang biyanan ko sa bahay. Hindi mo pwedeng pakialamanan ang mga kalat. Napakaraming bawal. Bawal maglaba ng hindi weekend. Bawal kumain sa sala. Bawal mamalansya ng langpas sa isang beses sa loob ng isang linggo. Ang daming patakaran na kailangang sundin. Hanggang alas 7 lang ang bisita. Gulay lang dapat ang ulam kapag hapunan. Hindi pwedeng maglagay ng soda o kahit anong artificial drink sa ref. Dahil hindi ako masaya, laking pasasalamat ko nang matapos ang pinapagawa naming bahay. Isang buwan bago kami umalis, nagpaalam na kaming mag-asawa sa nanay niya. Umiyak siya dali iwan daw namin siya gayong matanda na siya. Kung tutuusin, kaya pa naman niyang mamuhay mag-isa. Nakakapag-zumba pa nga siya kasama ng mga amiga. May mapagkakatiwalaan din siyang kasama sa bahay. Alam din naman niya simula pa lang na panandalian lang ang pagtira namin sa kanya. Nagdesisyon ang asawa ko na bumukod pa din. Natatakot daw siyang masira ang marriage namin kung mananatili kami sa bahay ng nanay niya. I love my husband for prioritizing me, pero nalulungkot ako ngayon dahil may gap sila ng nanay niya. Mama's boy ang asawa ko at sobrang close sila ng nanay niya bago ako pumasok sa eksena. Tambalan, paano kami mapapalapit sa biyanan ko nang hindi tumitira sa bahay niya? Hintayin ko po ang payo ninyo. Ang inyong tambalanista, Julie. Hello, Julie! Alam ko yung ano eh, feeling ko talaga, tama talaga yung mama's boy tsaka daddy's girl. Masasabi ko na while sobrang close namin ni Princess, iba yung pagiging clingy sa akin ng ano ko, ng anak kong lalaki. Naniniwala ako sa ganun. Dati nakwento ko yon, parang nung kinasal ako, walang pag-iyak na naganap yung nanay ko. Pero nung kinasal yung brother ko, si Noy, talagang may iyakan sila ng nanay ko. Ah, hindi ka favorite. Oo nga eh, hindi ako mahal. Hindi ako mahal. Siguro kasi ano na ako noon, 30 na ako, pinaalis na talaga ako sa bahay. Sabi ganun. Niya, ito yung black sheep sa family. Ito yung ano, hayok na talaga magpakasal. Eming-eme na, diba? Dr. Wishu talaga sa buhay ko to eh. Hayaan na natin. Woo, yes! Kaya ano, success! Woo! Ganun. Pero yung kapatid ko, baka siguro kasi ito yung mabait. Ito yung may malasakit. Yeah. Yung kapatid ko lalaki, super cry lalo sila. So may ganun. So, kaya itong si Julie gets kita na parang while you're happy that your husband responded to yung sa inyong sa call na mas i-prioritize yung bagong pamilya, which is ikaw, 'di ba? Very good si hubby doon sa part na yon kasi hindi lahat ganoon eh. Masaya din naman ako na masaya kami na may concern ka pa rin doon sa sana wala silang gap. At maganda yung tanong mo. Kasi akala ko ang itatanong mo, paano po ba ako mag-a-adjust kung titira na siya ulit sa bahay namin? Diba? Mm. Sa bagong bahay namin na bagong gawa. Ganon. Pero ang tanong mo is hindi eh. Paano kami magiging close pa rin o magkakaroon ng relationship na maayos kahit hindi siya nakatira sa bahay namin? So, ibig sabihin na establish mo na talaga na meron talagang ano, may rules. Diba? Mm. Which is good. Ang isang kumpanya kapag walang rules, nako, patay tayo dyan mga kabisyo. Ano yan? Babagsak yung kumpanyang yan. Diba? Kapag walang handbook, walang sinusunod na structure, nakapatay tayo diyan. Pero so 'yon. Sorry. Alam mo yung dapat nakabukod kayo at clear ka doon from the very start. At ang maganda lang din, hindi porke ganun eh ibig sabihin hindi ka magiging close sa biyanan mo. At maraming mga ways to do it. Oh, ako bilang isang babae ha.
pera lang ang katapat. Grocery, parlor, di ba? Dali mo sa salon. Dali mo sa bingguhan. Dali mo sa sumbahan. Ano na Zumba? O mapagod siya. May, kung meron siyang Zumba group sa umaga, ikaw na, sponsoran mo na lahat ng Zumba group niya buong maghapon. Yan, yan. Pagpatahin diba? Mo ng mga outfit na pangkabog. Tama, ganon. Ewan ko na lang kung di ka magiging close sa kanya. Kasi pwede, di ba? Na maging kaklose mo siya kapag kahit hindi kayo, not necessarily na magkasama kayo sa isang bahay. Yes. Pwede talaga. Gayon. Oo naman, nabigyan mo siya ng mga amiga. Yan. Diba para nalilibang-libang din siya. Maraming ano, maraming naniniwala ako doon, maraming paraan para mapaligaya mo ang sino mang tao. Mm-hmm. Lalong-lalo na biyanan mo. Diba? So, nandyan yung anak niya para tulungan ka na ipakilala sa'yo, ano ba ang hilig ng biyanan ko? Yan. So, mas madali. Mm-hmm. Diba? Mas madali yung pagbibigay ng happiness dun sa biyanan mo. In that case, mas magiging close kayo sa isa't isa. Kung mahilig siyang mag-grocery kapag weekend, edi samahan mo mag-grocery. Yes, ganun. Diba? Ano yung mga pinapamili niya? Sabihin mo, sagot ko na ma. Mm. Diba? Yung shampoo mo. Correct. Diba? Daling kita sa salon. Ito, nako, dagdag, gawin nating pak na pak ang kilay mo. Yes. Balay mo, makaatrak ka pa ng afam. Oh, diba? Hindi natin masasabi. Totoo naman. Diba? Ganun. Maraming possibilities, maraming paraan para makuha mo yung loob ng ano ng biyanan mo. Correct. So sa tingin namin hindi siya masyadong malaking problema. Diba? But thank you for ano. Madali eh. And yun hindi ko nakikita na ano na may issue talaga na matindi, 'di ba? In fact, natutuwa kami sa heart mo na you're still very much concerned yes. na may gap silang dalawa, 'di ba? Totoo. At natutuwa din kami sa mister mo kasi kahit na alam niyang malungkot na mahiwalay sa kanyang nanay, pero still he decided to prioritize your marriage. So, I mean, ibig sabihin mga level-headed kayong mga taong malawak ang pang-unawa sa mga bagay-bagay. So, kung paano right. magiging close, madali na lang talaga 'yan para sa inyo. Hindi totoo yan yun. Ano, hindi yan rocket science na kailangan scientist ka, kailangan bonggang-bonggang matalino ka, nakagraduate ka with honors para mag-gets mo kung papaanong makukuha yung kiliti. Kasi lahat ng tao may kiliti. Lahat ng tao may favorite. For example, yes. si partner, mahilig siya sa sapatos. Nung niregaluhan tayo nung tambalanista ng sapatos, talaga namang, diba, natuwa talaga, dala-dala mo yung ngiti ng mahabang panahon. Na nila, BFF. Correct, diba? Ganun na kaagad. Yung mga pakandila nila. Ako, araw-araw ko yatang suot yung Hello Kitty kong Crocs na galing sa kanila. Ganon kasi lahat ng tao may kiliti. Yes. Ganon. Pwedeng kagaanan ng loob. Diba? Yes. Kapag ganon nagbigay, nagpakita ka agad ng kabutihan, ng kagandahan, kabaitan. Yan. Bumabait din sa iyo yung tao. Tama. Ganon. Lahat ng tao may kiliti. Yung bangbiyanan mo, mahilig sa alahas. Hindi punta ka na sa Mayat de la Rosa Pine Jewelry. Yan. Pili ka doon. Maraming options from diamonds na white to yellow. Sino. O dami-damihan mo na. Tapos ambunan mo na din kami. Kasi parang kakapagawa nyo lang ng bahay, so may mga pera talaga kayong tao. Charot. Hindi, tsaka diba? Dami-damihan mo na. Oo. Kasi pasasaan, ba't mapupunta din sa'yo yan? Ay, sabagay. Yung piliin, alam mo, matalino ka, partner. Napapamana, di ba? Sabagay, may tama ka. So parang pagdating ng ano sa long term, pagtitingnan mo, sa'yo din mapupunta. Kaya ang piliin mong disenyo, yung trip gusto mo. yun yung piliin mong design, yung gusto mo. Ganon. So ano siya, madaling gawa ng solusyon yung problema mo. Yes. Nakatuwa lang kasi nangkoconsensya ka, yun nga, na ayaw mo maghiwalay or magkaroon ng war or tampuhan ng pamilya ninyo. That's correct. A good sign. That's a good sign na you want peace in the correct. Family. At saka gusto mo na masaya din yung mister mo. Alam mo kasi totoo. Sa sarili mo na kapag kaganyan na may gap, hindi masaya yung mister mo. At hindi, matalino ka din kasi pag hindi masaya yung mister mo, hindi masarap ang ulam, di ba? Parang ganon. So, kailangan happy si mister para happy din yung household. Kapag nagpahayag ng kanyang, o nag-express ng kanyang intention si Mudra Kels na tumira sa inyo, and then let her have the taste of her own medicine, ano yung mga rules niya doon sa bahay? Gawin mo din sa... Hindi. Yung rules niya sa iparamdam bahay. Iparamdam mo kung ano yung naramdaman mo nung nakatira
ay, sa kanila. Ay, hindi, partner. Rules mo. Oo nga, rules mo. Rules ni Julie. Oo. Yes, ipaparamdam mo, mo na, ama, bawal dito yung ano. Kung mas soft drink si mama, bawal dito. Ay, ayaw niya na soft drinks. Drink. Ma, por dito, puro soft correct, drinks lang. Diba? Maski lumalabas sa ano, lumalabas sa gripo namin, soft drinks. Diba? Bawal dito ang tubig. Yan. Ganon. Correct. Pagka halimbawa, ayaw ba? Niya nang dinadampot yung mga kalat. Oh, di ba? Ikaw naman, hindi ano, puro malinis ang bahay. Yan, diba? Ganon. Pag nakakita ka ng kalat, kasi makalat si mami, dinadampot ng barangay. Yan, ganon. Kung gusto mong ano, ipatikim sa kanya yung sabi, ano, na, yung lupet. Nakatulong. Maayos, yung maayos na kanina, partner eh. Okay na. Lalo palang gumulo. Oh, lalo na paaway. Wala eh. Naman sana masyadong issue eh. Makakalurk eh. Bilang ganti, mama. Sige, titira ka sa bahay namin, ngunit yan. Datapwat subalit. Yan. Susunod ka sa aking mga palakad at alituntunin. Yan. Unang-una. Yan. Lahat ng lumalabas na likido sa gripo, maging sa loob ng refrigerator. Lahat sila may kulay. Walang lahat sila soft drinks correct. At alak lang. Yes. Diba? Pangalawa. Yan. Pangalawa, lahat ng pagkain dito, binubudburan at binubuhusan ng tigtatatlong baso ng asin. Ang hindi kumain ng maalat na pagkain ay palalayasin. Yan. Ganon. Your house, your rule. Ganon naman. Your ganun rules. Naman. Ganon naman. Diba? Ganon naman kasi talaga. Kaya siguro, ganon din si Bianan sa'yo noon. Diba? May ganon siya na... Kaya nga, diba, ang dami kong kakilala partner na matanda na sila, pero gusto sila kunyari ng mga anak nila na... May mga ganito naman na baliktad. Ayaw na ayaw nilang tumitira dun sa bahay ng anak nila. Or ayaw nilang makikitulog doon. Kasi... hindi niya nga bahay, hindi niya ma-implement yung sarili niyang rules. Correct. Madami akong kilalang ganyan na kahit na... hindi komportable, no? Oo, sobrang late na, uuwi pa rin siya kasi mas komportable siya sa bahay niya kasi doon siya ang batas. Diba? Correct. O, kung sinong kasi naman na nakatira sa bahay at kung sino naman din yung nagmamay-ari at nagpapakain, siya din naman talaga ang batas. Tama, naniniwala ako doon. O, basta kaya mo yan, Julie. Madali lang yan yung pagkuha ng kilite kasi lahat ng tao may kilite. Lahat ng tao may weakness, lahat ng tao merong may gusto tong something. Oh, okay, good luck. Sana maging mag-BFF green kayo ng yes, ano, ng biyanan mo. Oo, yun naman ang gusto natin, 'di ba? Sana mawala na yung gap na between yung husband mo at yung kanyang mama. Tama. Okay, love. Salamat na marami sa pagtutok sa amin ngayong araw nito. Muli ako po ang inyong kumikinanganan si Nicole Ayala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Matay. Yung pagkuha ng kiliti, madali lang talaga yan. Oo, parang imposibleng walang trip ang isang tao. Yun lang yun. Parang no matter how strict the person may seem to be, or kahit gaano kayaman, siguro na parang feeling ko wala na yata akong mabibigay dito or something. Laging meron. O, basta magpakita ka nga lang ng kabaitan, kabutihan sa taong yun. Na hindi mo nga, hindi, yun, walang spending dun sa pabor, part na yun. Gawin correct. Mo ng pabor, matutuwa siya sa'yo. True lalo. Okidoks. Ohala, sige na. Salamat ng marami, mga kabisyo. Exit na po kami. Bye-bye!